yun, mga kalokotoy. Hindi naman to NFT game review or big bike review or anything review. Review naman to patungkol sa gagawin ko ngayon na actually hindi siya upgrade eh. Maintenance siya ng sasakyan ko kasi yung sasakyan ko is 4 years na. 2014 na siya na model, tapos 2021 na tayo, magte 2022 na ano, ilang days na lang. So napalitan ko na tong gagawin ko na to. Yun nga lang, hindi siya nagtagal. Kumbaga ano lang, parang 2 years lang ganun. Hindi siya ganong nagtagal. Or maybe 3 years, parang ganun, something like that lang. Ngayon, papunta ako ngayon sa isang tropa na syempre siya yung trusted ko pagdating sa pangilalim ng mga sasakyan. So ngayon, kung nakikita nyo naman, southbound na ako going sa kanilang store, pero ang exit ko kasi is Bigutan exit pa. Yun, narating na ako dito, no. Kung didiretsoin nyo tong tungo na to, papunta to sa tawag nito, sa Sukat Highway. Sa likod ko, Better Living yan. Paranaque City Hall yun. Puno si JP ngayon. Ngayon lang kasi ako nag-time pumunta kasi ngayon lang din ako nag-try. Ayan, so puno kami ngayon. Ah, kaya pala lang. Ha? Kahit dukot lang, no? Oo, nakaliktan eh. Ayan, kaya nagpalit ako ng stab link. Kasi yung tsaka yung sway bar niya, no, parang hindi na rin pantay. Oo. Tsaka hatak na hatak pa. Oo. So pag mga naka 2 inch lip kayo. Oo, persado. Persado na siya. So nakita niyo yung ilalim ng chassis ko, no, madumi na. So ayan, nandito kami kay Kuya. Ano, Kuya? Sira na rin? Yan yung tinimbre ng ano. Nagpa-change oil ako, tinignan ng shell. Oo. Sabi, sira na daw. Oo. Kailangan ko, no? Sir, ito lang. Stab link lang. Eh, yung mga sinasabi mong rack end, wala naman? Ah, wala. Bago to eh. Original pa eh. Kaya nga. Ano naman makakarami siya pag may lagatok? Yun lang, no? Pag naka-stack ka na stab link, no? Parang banat. Oo, banat talaga, sir. So, yan. Nagpalit na rin ako dito. Ang pinalit ko ay hard race. Saan yung hard race natin? So. Ah, maliit, no? Kung gusto nyo maubos pera nyo, punta lang kay Jeremy. Ayan. Pero mas matibay ang ano na ito. Ha? Mas matibay bushing niya. Pares lang. Wala pa naman kami naging ano niyan? Wala pa kayo na repair? Wala pa naman kami naging mula nung excel pa kami ng mga ganito. Wala pa naman reklamo. Minsan nagkakataon kung saan pa sa mga mabait, doon pa lumalabas. Tulad mo, huwag naman. Pero naman ganun. Wala pa kami feedback. Ito lang yun, 555. 555 kasi yung nilagay ko eh. Mura kasi. Ito, PM nyo na lang si JP Wilco, si Jeremy. Yung nut mo eh, yung original pa rin ang gagamitin ko, sir. Just in case na magbago isip mo, balik mo sa original. Yung nut pa rin yan, original. Okay, so ito yung aking stab link. So gumagalaw na siya, oh. Ayan. Ayan, oh. Moving. Ayan. 555 brand. So hindi naman ako naninira. 2 years ko lang siya nagamit. So kasi lifted na kasi yung auto ko. So stress out na siya. Ah, parang pumantay na yung sway bar ko. Pwede na siya, nakaano eh. Nakabap. Batak eh. Oh, batak kami. So yun, nakikita nyo naman. Wala naman na eh. Wala naman na ibang sira, Kuya, no? Wala naman, sir. Okay. Stab link lang. Oo. Okay. So yun, mga kalokotoy, no? Sa ang bilis ng process dito kay JP Wheels, though kilala na kasi nila yung auto ko, and then parang familiarize na sila sa unit ng mga Toyota, Fortuner, ganyan. Or alam na nila, should I say, alam na nila yung gagawin nila. No. So inabot lang ako parang 10 minutes. Hindi nga ako nakapag-vlog kung makikita niyo sa unang clip. Ilan talaga ako yung tao kasi na makakalimutin sa pangalan, though Corolla days pa lang ako. Diyan ako kala Jeremy. Up to now hindi ko pa rin alam yung mga pangalan ng tao nila, Jeremy. So ngayon pauwi na ako. So kung nakikita niyo rin yung clip ko kanina,
na ano, na ang tawag nito, na nagagalaw ko yung stab link, yung joint niya, yung bushing niya, which is hindi dapat ganun nagagalaw ang bushing or ang yung parts na yon, yung bushing na yon, kasi dapat yon ay sturdy or matigas, kagaya ng kanina din sa vlog. Mahirap lang talaga ipakita kasi one man, wala akong cameraman kasi yung anak ko ay may exam, and then hindi ko siya pinalalabas, no, kasi stay at home lang siya talaga kasi wala, maganda na nag-iingat. So ginalaw ko yon, hindi ko magalaw yung mismong stab link, yung pinaka bushing. So ngayon nandito ako sa biyahe, lumambot yung aking steering, or should I say parang mas gumaan yung pakiramdam. Kasi kanina parang matigas na yung aking steering, parang malubay na pala siya, sobrang lubay na parang wala na akong manibela. So ngayon medyo tumigas kasi na-correct na yung tamang proportion or yung kailangan na parts as needed dito sa unit ng Fortuner ko. Eh yung Fortuner ko 2014, ang tinakbo na nito 100 plus na. Daily ko to dahil ito lang yung auto ko, wala naman ako ibang auto. So ngayon, na price ng aking stabilizer link na hard raised, better to PM Jeremy Puwa or JP Wheels. Ayan, dun kayo mag-inquire kasi hindi ko alam ang mga prices. Pag kunyari ibang unit, mas magandang siya ka sa kanya na manggaling para directly na kayo ang transaction. Okay, so kung tatanungin niyo ako sa experience ko dito kay JP Wheels, no, maganda pa yung kwentuhan namin ni yung father ni Jeremy, si Sir JP, no, na mas tinuruan niya pa ako sa pag-maintain ng auto, ng automatic. So yun naman ang aking next journey sa susunod na aking gagawin. Yan. So ayan, nandito na ako sa Sukat Road na ito. Basta papunta na itong expressway, mag-expressway na kasi ako eh, papuntang Bicut, C5. So kung ako tatanungin kung bakit hindi ako nag 555, ako yung tao kasi din na nag-o-option, or should I say nag-tatry na mga bago. Kasi nag-try ako ng 555, yun lang, inabot lang ako ng 2 years lang ata, kasi edad yun ng TJM ko na shocks. So 2 years lang, nasira na yung bushing niya. So ngayon may time of recording is November 25, 2021, no? Titignan natin kung ilan taon si hard race na ano. Extended na kasi, kung nakikita niyo mas mahaba rin si hard race. Okay lang mga loto, please like, share and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito sa stabilizer link journey ko ngayon sa Fortuner. Salamat.